Talk, Health Talk. Marumi, mabaho, yan ang nasa isip ng mga tao kapag sinasabing Ilog, Pasig. Government aims to create a multi-use 25-kilometer-long promenade on both banks of the Pasig River in 3 years. Nitong kailan lang ay napabalitang pagagandahin daw ang mga gilid ng Pasig River. Pero alam nyo ba na bago pa man ito ay may bilyong pisong proyekto na para linisin ang mismong Ilog Pasig ng walang gasto sa gobyerno? Ito ay ang malawakang Pasig River Rehabilitation Initiative ng San Miguel Corporation sa pamumuno ni Ramon S. Ang. Ang project na ito na suportado ng DENR at mga local government ng Metro Manila ay bahagi ng mas malaki pang kusang loob na project ng San Miguel para linisin ang mga ilog sa loob at labas ng Metro Manila. Ito ay para masolusyonan na ang pagbabaha sa napakaraming lugar at para maibalik ang buhay ng mga polluted rivers natin. Sa iba't ibang world rankings, consistent ang mga ilog natin, lalo na ang Pasig River, sa mga pinakamaruming ilog sa buong mundo. Ito ang mga ilog na nagdadala ng pinakamaraming basura, lalo na ng plastic, sa mga karagatan. Bago inumpisahan ng SMC ang Pasig River cleanup nito, nauna nilang nilinis ang Tulyahan River na dumadaloy sa Navotas, Malabon, Valenzuela at Caloocan. 1 billion pesos ang ginastos ng kumpanya para sa proyekto para makuha ang tunay-tuneladang burak at basura na ilang dekada nang naipon at nagpababaw sa ilog. Umpisa pa lang na ginagawa yung proyekto na clean up ng ating Tulyahan River, marami na yung nagsasabi na maganda itong proyekto na ito. Dahil ito naman talaga yung solusyon sa ating mga baha, ang linisin ang ating mga daan ng tubig. At dahil successful ang project, ay nakipagtulungan na ang San Miguel sa national at local governments para maisagawa ang mas malaking Pasig River cleanup project. Pero hindi rin naging madali ang paglilinis ng Ilog Pasig. Pagkatapos magsagawa ng bathymetric studies ng SMC ay nakitang sobrang tigas na ang ilalim ng ilog. Kaya mas specialized at mas malalaking equipment ang kailangan dito. Napakalawak din ang Pasig River at ilang malalaking ilog pa ang dumadaloy papunta rito. Nalinis na rin ang San Miguel pati ang kahabaan ng San Juan River, isa sa mga malalaking ilog na kakabit ng Pasig River. Sa kabuuan, nasa 2 billion pesos ang tinatayang ginastos ng San Miguel para sa project. Walang gastos ang gobyerno at taxpayers. Lahat sagot ng San Miguel bilang malasakit sa bayan at sa kalikasan. Ang resulta, bago matapos ang 2023, ay naalis ang nasa 1.4 million tons ng burak at basura mula sa 26 kilometers na kahabaan ng Ilog Pasig. Pero hindi pa dyan natatapos ang advocacy ng San Miguel para malinis ang mga mahalagang ilog. Sa katunayan, mas pinalaki pa lalo ni Mr. Ramon ang River Rehabilitation Project ng SMC. Mula sa Pasig River, ito ay umusad na sa Bulacan kung saan itinatayo din ng SMC ang magiging pinakamalaking international airport ng bansa, ang New Manila International Airport. Nauna na nitong nalinis ang mga ilog na kabilang sa Marilao, Mikawayan, Obando River System. At dahil na rin sa kahilingan ng ibang bayan at syudad sa Bulacan, ay maisasama na rin ang iba pang mga ilog sa lalawigan. Sa ngayon, mahigit sa 3 milyong tonelada na ng waste materials ang naalis ng San Miguel mula sa may 66 na kilometrong kahabaan ng mga ilog sa Bulacan. Sa kabuuan, umabot na sa total na 6 milyong tonelada o 6 million metric tons ang dumi na natanggal ng San Miguel sa mga ilog ng Tulyahan, Pasig at Bulacan. Ang advocacy at pagkilos ng kusa na ito ng San Miguel Corporation para linisin ang ating mga river system ay napakalaking hakbang tungo sa pagpapabuti ng pamumuhay ng maraming Pilipino. Higit sa pagpapaganda,
At pangangalaga sa ilog ay ang kailangan para masiguro na may maganda, malinis at mabuting kinabukasan ang mga susunod na henerasyon. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Chinese cuisine is the most popular and the most variety cuisine in the world in terms of colors and textures.